đây, đi tỏ, kia, em tô mày nè, cái gì show đi xấu là này, cái kia show đã hú somewhere else here, em tô na, nó hú cái cô này cái post mo natin. Nakukay ko na yung butas nito. Ito yung una. Kasi may, malalim eh. Pag ngayon pala ako maghuhukay, abutin akong 10 years. Para sa video lang to. Nakita nyo? Ito. Oh. Malaki yung ano niya, yung ito, yung ugat. Can you show this whole line? Tignan natin kung gaano kalaki to. Kala. Malaki yung ugat. Ano niya eh? Ay ko. Ano ba to? Hindi pa matanggal eh. I can't. Get it out. Oh my. I think it's deep though. Excavate it. Excavate. Hold on. Yeah. What happened? Oh, my bullet. Eh, kailangan ko ng full force nito, hindi mahukay. Hindi lang. Kala ko mukhang malalim. I think it's really deep though. Right? Okay. Does it show on the video? Mm-hmm. This yeah. One? Right? Ay, meron siyang, feel something here. Oh my God. Oh no, this is really, ano. Ito yung kamote na ube. Aray ko. Kulay violet. Oh. Left, right. Yeah. Aray ko. Oh, holy shit. Oh my gosh. Oh my. Holy. Oh wow. It's so big. Oh my gosh. Oh my God. Kaya pala hindi ko mahukay. Ang laki. Oh my. Cheese kebab. Ube nga, cheese kebab. That's two. It's three. Yeah, it's two. Ubi nga talaga siya, aray ko. Ito nga talaga yung ubi na ano, ubi na kamote. Lumalaki talaga na kasi laki ng ubi. Can I sell it? For I can't sell it. Mm-mm. No, this is mine. It's too rare. Too rare, yeah. Ito. Hindi ko pa nababalatan eh. Pero, isa pa dun sa mga yun. Tinitipid ko kasi yan lang yung ubi ko for the next year. Next year pa ulit, yung susunod. Tsaka walang guaranteed na magkaka-ubi ka ng ganyang karami. Marami na akong tinanim, yun lang ang naano. Yun lang ang nagkabungay. Ang saya kasi, oh. Alright guys, itong klase kasi ng kamote na to, parang ubi talaga. Nakita nyo naman sobrang laki nun. Normal na kamote, hindi ganun kalaki. So, sa akin, sinasabi ko nga na hindi guaranteed na magkakaroon ka ng ganong karaming bunga. Product yun guys ng isda, kasi nga binabaon lang ko ng isda yun, at saka ng mga basura, no, yung mga basura ko dun ko rin binabaon yun dati, at saka dati kasi nakatanim dun isa ang palaya. Sabi nga ng mga farmers, kailangan pag nagtatanim ka may crop rotation, umiikot, kumbaga hindi pwedeng ang palaya lang itanim mo ng buong year kasi masisira yung lupa. So, ganun ang ginagawa ko, guys, no? Niro-rotate ko yung una ng mga January, kale ang nakatanim doon. Tapos, nung nag-springtime, naging na siyang melon hanggang naging ampalaya. So, habang tinatanim ko yung ampalaya, kamote naman yung sumunod. Ganun. Yun. Ito yung pinagkuloan na, no? Yan, no? May tubo siya, may lemongrass. Yan. May tubo, may lemongrass. Yung pinagkuloan niya. Ito yung ginamit ko dito sa pagpapakulo ng ube at saka ng ito rin yung pinanggawa ko ng dough. Kaya matamis na siya. Kung gusto niyo mas matamis pa, it's up to you. Pero sa akin, ayoko na masyadong matamis. Gusto ko yung ako na lang mag-add ng sugar. Mga ganun. Hello guys! Good morning! Medyo masakit pa yung lalamunan ko, pero dito tayo sa labas. Pangunguha ko lang ito, dahon ng abukado. Ayan. Tapos tayo ng dahon ng abukado. Ito na siya. Tapos, ang dali lang. Pasok tayo sa loob, no? Okay, back tayo dito sa aking greenhouse. Yung likod ng aking bahay. Sana extension to na sala eh. Ba't ko pa kailangan yun? Wala naman dito yung mga anak ko. So, yung mga halaman ko. Hindi ko sila. Ayan. Yan ang aking mga pandan. Kukuha tayo ng pandan dito, no? Pwede naman natin kisiin lang to. Kilasin na lang natin. Ayan, tulad dito. Ito, malaki to. Andali lang, ha? Guys, ito na yung pandan ko. Nakakuha na ako ng mga apat na dahon.
Yun know, patadahon na ang pandan. So, dito tayo. Natural, hugasan muna natin to, no? Hinuhugasan ko ito talaga maigi. Sinasabon ko pa ito ng... Sabon din ng pang, ano, plato. Pero talagang todo ako maghugas nito. Ang dali lang. So, guys, ito yung aking dahon ng avocado at saka ng pandan, no? Hinuhugasan ko talagang maigi. So, kahit anong dahon pwede, yung sabi ko nga kanina, guava, mas maganda rin yun, no? Kung meron, wala lang talaga ako, walang choice. So, kung ano lang yung available nyo, like this one, is also a good leaves. Lalo kung may sakit kayo. Sinasabi ko sa inyo, guys, 2 days lang ako nagkasakit. 2 days lang akong binayros. Galing na galing ako kagad. Uminom lang kayo ng mga ganitong klaseng mga superfood, mga ganyan. Panalo talaga. Eto na tayo. So, ilalagay na natin itong mga dahon dito sa ating pakuluan. May tea na kasi ito dati. Tinanggal ko lang yung una niyang tea. Para matamis talaga, no? So, ito siya yung dahon ng ating... Ayan, pakita ko nga. Saan ba? Hindi masyado makita. Ito na siya. Andali lang, ha? Sumasabay si ate, eh. Sandali. Sumasabay yung live ni ate, eh. Ito na, no? So, simulan na natin siyang pakuluan, no? Tapos, ito guys, meron ako ditong... Yung tubo ko, kung napanood nyo na, pinag-chop-chop ko na. Nasa freezer kasi nito, pinipreezer ko si itong mga tubo. Para ganun din naman, para ka lang din nag-freeze ng sugar. Pero ito, ang kagandahan guys, kapag natural yung asukal mo, yung diabetes, di mo iisipin. Alam mo kung bakit? Kasi natural eh. Hindi na kasi natin alam yung mga nagagawa na din sa... Maliban na lang kung ang gumawa talaga, yung mga nakita mo talaga, no? Ginawa talaga sa, alam mo yun, yung nabibili mo talaga sa probinsya, na ginawa talaga. Pero pag yung nakapak na maganda, wala akong tiwala. Parang hindi ako sure ball. Ayun na, meron pang pulang tubo. Oh, yan. Para sure ball na, matamis siya. Yan ang ating tsaa. At para matikman natin yung ating, yung pinagmamalaki kong ube lasagna. Oh, wala na. Kailangan na natin mag-harvest ng tubo ulit. Yun. Ganyan ho yung aking tsaa. Since na iba yung boses ko ngayon, gagamitan ko ng mga anting-anting ko, no? Ayan na siya. Nakulo na. Okay. Ito na yung tsaa natin. Todo na. Kaloka yung pagkulo niya. Parang galit na galit siya. Umaapaw na yun. Parang magigiba siya sa lagayan, eh, oh. Sabi ko, naisasalin na kita yan, oh. Diba? Ang ating pinagkuluan ng pandan at tubo at avocado leaves. Okay. Ito na yung, nakita nyo to, di ba? Kumuha ng ube. Iyan. Pag may sakit ka, hindi mo dapat inaalagaan yung sakit mo. Mamaya, bumungkal pa ako sa labas. Magkakalkal pa ako ng lupa doon. Kaya siguro pag umabsent ako, hindi maniniwala yung boss ko na sabihin ko, ay may sakit ako ma'am, daw papasok. Naku, hindi maniniwala yun. Sabihin nun, eh sabi nung kapitbahay mo dyan, kasi yung kapitbahay ko, kasama ko sa work. Siyempre, nakikita niya ako sa labas, nagbubungkal ako ng lupa. Pag sinabi ko, may trangkaso ko ma'am, sakit ang katawan ko. Sasabihin ng kapitbahay ko, maniwala ka dyan, may trangkaso yan, nagdadrama lang yan. Ang lakas-lakas, nanguha pa nga yan ng mga etchat ng kabayo doon. Panay pang abuhat niya. Sasabihin niya, may sakit siya. Hindi talaga maniniwala. Kasi ganun ako guys, pag may sakit ako, hindi ako nag-aalaga ng sakit. Iyon. Iyan. Kita niyo naman, no? Ubing-ube. Iyan ang tunay na ube. Andali lang, kuha ko na ang kutsara. O, dito na tayo. Dito na tayo. Baka mamaya putol yung ulo ko doon kanina habang nagkakatako ng panye. Tataas ko na lang ganito. Alam mo, kahit may sakit ako, ang sarap. Wala ko masabi. Nawawala yung sakit ko.
Ganito. Kakainin ko yung gusto ko pag may sakit ako. Nga lang, ayoko kumain ng mga junk foods. Kasi kung may sakit ka, tapos basura pa rin yung kakainin mo, ay wala. Ay lalong malapit si Omicron sa'yo tsaka si COVID. Di ba? Ganun lang yun. Pero stop nito guys, gabi. Kung natitikman nyo lang. Gusto nyo pakita ko ulit yung movie ko? Ito, legendary to eh. Pakita ko yun ha. Legendary. Ito yung ube na nilalagyan ko ng isda tsaka ng mga basura tsaka ng tayo ng kabayo. Ito may isda. No. Ito walang isda. Basura lang to tsaka yung mga tayo ng kabayo. Basura. Pero malaki. Malaki pa rin to. Sa ordinaryong kamote, hindi ganito kalaki ang kamote. Maliit pa dito yung ordinaryo lang. Yun yung mga lupa-lupa lang. Tsaka yung mga synthetic fertilizer na nilalagay nila. Pero ito, lumaki to sa basura. Tsaka sa yung kinukolekta ko nga yung mga shoe-shoe ng kabayo doon sa rancho ng ate-ate ko dito. Pero ito ang malupit. Kumakain ng isda kasi. Ito yung nalalagyan ko ng isda. Yung kung nakikita nyo yung dati kong video na nagbabawon ako ng isda, isa to doon sa mga kumakain ng isda. Hindi ko rin expect na ganito siya kalaki. Etong ube na to. Sa malamig na lugar, bihira ka makapagpalaki ng ganito kalaking ube. Kasi ano to eh, legendary. O tayo, may mukha ko. Legendary, ang bigat pati niya, siguro parang mga 3 kilos. Pwede mong pang barbell, eh, no? Mabigat siya. Dito pa lang panalo ka na. Siguro ang halaga nito sa store kasi $4.99 na pound to. Mga naman lang, sa 20. Ganun, more than $20 to. O, diba? Ano, halo? Yan, yung ating ubing langkitan. Okay. Bukas, papakita ko sa inyo kung paano ako magkalkal ng isang klase naman ng ube. Marami kasing klase ng ube dito. Meron from the south, yung malanga. White naman yun ang ube. Meron din isang white yung katulad sa atin. Tapos meron din yung purple talaga. Kasi yung purple talaga yung ganun. Tagal-tagal yan. Buti ka talaga ng 10 years dyan. Patience is a must. Talaga sobra. No wonder, wala nang ube ice cream sa base. Wala, tinanggal na. Or siguro, nawala ng shipping sa Pinas. Alam mo yun, hirap. Pag naninis na yung gantong pagkain, nako, tapos once a year lang ang harvest mo at 10 beses lang sa isang taon, itipagin mo talaga yung ube. Kaya, tipid-tipid din pag may time, no? Huwag masyadong timawa. Alam mo, at naisip ko na marami akong sources dito, hindi ko parang naisip na magtimawa yung, ay, ubusin ko to. Meron pa naman ako. Nung mga ganun ba? Natutunan ko yung titipirin ko para meron ako the next time. Yung boses ko kakaiba na talaga, ha? Pero sigurado ko, mark my word, after this day, pagtas kong minum ng mga antibiotics, tapos to. Kakabangon ko pa lang eh. Alam mo yun. Uubusin ko yun, yung pinakuloan ko na yun. Lagyan ko pena ng luya. Ganyan. Kasi minsan yung gamot parang din may epekto eh. Parang ma-inium ka sa gamot. Huh? Hindi lang ako ng mga gamot na yan. Kagigil. Anyway guys, ang sarap ng ube. Sobra. Hindi ka makakamumpang pag nakatikim ka dito. Oh. Hindi ka makakamumpang dito guys. Sarap. Grabe. Pag may tinanim, talagang may aanihin talaga. Depende kung ano yung tinanim mo. Huwag ka mag-expect. Naaari ka ng saging ang tinanim mo, kamote. Alam mo yun? Kaya kung ano talaga yung tinanim mo, yung talagang anihin mo.